mga Muslim sa Mindanao. Kagaya ng karanasan sa mga Igorot, hindi rin agad nasakop ng mga Espanyol ang mga Muslim sa Mindanao. Mula ika-7 hanggang ika-14 na siglo ay sinakop ng mga Moors ang Spain. Ang mga Moors ay mga Muslim mula sa kasalukuyang Algeria at Morocco. Batay sa karanasang ito, batid ng mga Espanyol na hindi magiging madali na magapi ang mga Muslim sa timog ng Pilipinas. Ang tatlong sultanato sa Mindanao. Mayroong tatlong matatatag na sultanato sa Mindanao pagsapit ng ika-6 na siglo. Ito ay ang Sultanato ng Sulu, Sultanato ng Maguindanao, at Sultanato ng Buayan. Sultanato ng Sulu. Mga teritoryong sakop: Jolo, Tawi-Tawi, Cagayan de Oro, at Basilan. Sultanato ng Maguindanao. Mga teritoryong sakop: mga pamayanan sa mabababang bahagi ng Pulangi River hanggang Sibugay Bay at Iliana. Sultanato ng Buayan. Mga teritoryong sakop: mga pamayanan sa mataas na bahagi ng lambak ng Pulangi River at bahagi ng Talayan sa Maguindanao. Ang mga sultanato ay may aktibong ugnayang pangkalakalan sa bawat isa at sa mga karating sultanato sa Timog Silangang Asya. Nabibigkis din sila ng kasunduang ipagtanggol ang bawat isa sa oras ng kagipitan. Upang maging ganap at lehitimo ang pagsakop nila sa buong Pilipinas, noong 1571 ay sinimulan ng mga Espanyol ang tangkang pagsakop sa Mindanao. Hindi basta sumuko ang mga Muslim. Nilabanan nila ang pwersa ng mga Espanyol sa serya ng labanang tinawag na Digmaang Moro. Tulong kaalaman. Ang katawagang Moro ay buhat sa Moors o ang mga pangkat etnikong sumakop sa Spain na tulad ng mga katutubong Filipino sa Mindanao ay mga tagasunod ng Islam. Dahil sa katapangang pinairal ng mga Muslim, ay nanatili silang malaya hanggang sa pagtatapos ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas, maliban sa ilang bahagi ng Mindanao.